Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang mga bigating laban, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So naganap na nga po ang official weigh-in kanina lamang para sa pinakabigating boxing event ngayong taon na gaganapin bukas. At yan nga po ay ang undisputed title fight sa pagitan ng dalawang undefeated welterweight world champions na sila Terence Crawford at Errol Spence Jr. Ang world title fight ng ating pambato na si former 4-division world champion Nonito Donaire Jr. at ng former world title challenger from Mexico na si Alexander Santiago. At ang sagupaan sa pagitan ng MP Promotions fighter at knockout artist Pitbull Isaac Rose at ng undefeated fighter na si Giovanni Cabrera. Sa weigh-in kanina ay tumimbang si Donaire ng 117.3 pounds, habang si Santiago naman ay 117.5 pounds. Parehong pasok ang kanilang mga timbang sa 118-pound limit ng bantamweight division, habang si Pitbull Isaac Cruz naman ay tumimbang ng 134.6 pounds. Ang kanyang kalaban naman na si Cabrera ay 134.2 pounds. Pareho ding pasok ang kanilang mga timbang sa 135-pound limit ng lightweight division. At para naman sa main event ay matagumpay na nakuha ng dalawa ang tamang timbang. 146.8 pounds si Crawford at saktong 147 pounds naman si Spence. At dahil walang naging aberya sa weigh-in, gawa nang nakuha nilang lahat ang tamang timbang para sa kani-kanilang mga dibisyon na paglalabanan. Kaya naman tuloy na ang mga bigating laban na gaganapin bukas. Huwag na huwag po natin papalampasin ang mga ito. Sa face-off ni Crawford at Spence ay walang naging initan dahil pareho silang naging marespeto sa isa't isa. Kaya naman imbis magsagutan ito ay nagkamaya na lang sila bago magbugbugan bukas. Sa kabilang banda naman mga idol ay umuulan nga po ng papuri ngayon ang 4-division world champion Japanese monster na Oya Inoue. Matapos nitong talunin ang former undefeated unified world champion Stephen Fulton, kung saan ang number 1 fighter ng 122-pound division ay pinagmukhang amateur lamang ni Inoue hanggang sa tuluyan niya itong tinumba via 8-round knockout. At ang isa nga po sa mga bigating pangalan sa mundo ng boxing na napahanga ni Inoue ay walang iba kundi ang legendary trainer na si Freddie Roach. Ganun pa man nga po ay bagamat hanga si Roach kay Inoue, ay gusto niya daw itong makitang makalaban ng ating pambansang kamauman ni Pacquiao. Paliwanag ni Roach na sa palagay niya umano ay kaya pa ni Pacman paghandaan ang isang fighter na katulad sa Japanese monster. Subalit hindi nga po papayag si Roach na si Pacquiao ang bababa ng division patungong 122-pound super bantamweight division. Dahil kalokohan naman daw ito, kung sa edad na 44 years old ni Pacman ay magbabawas ito ng ganun kalaking timbang, lalo pa taong 2003 pa daw ang huling beses itong lumaban sa division na pinaglalabanan ngayon ni Inoue. Kaya naman dahil dyan ay gustong mangyari ni Roach ay magtuo si Inoue at Pacquiao sa 135-pound lightweight division. Magbabawas ng 12 pounds si Pacman para makapunta sa division na ito. At aakyat naman ng 13 pounds si Inoue upang makatagpo ang ating fighting senator sa nasabing division. Pero ganun pa man mga idol ay alam naman nating lahat na napakalabong magkatotoo na magtuos ang dalawa. Tanging ideya lamang ito ni Roach na gusto niyang mangyari. Kasi naniniwala ito na kaya pa din talunin ni Pacquiao si Inoue sa kasalukuyan. Hindi naman kasi gugustuhin ni Roach na itapat si Pacquiao kay Inoue kung sa palagay niya ay hindi nito kayang talunin ang binansagang halimaw ng Japan. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy. Lakas at dedikasyon ng aros ng tinuon. Kamaong nagbabaga, ang sayo ay babaon. Mga Pinoy.